Ito na mga kakamping mga kababayan, bumuelta na po si RJ Nieto or Thinking Pinoy sa mga banat ni Sasroganda Sasot. Nag-live po siya at ipapakita ko po sa inyo, paparinig ko po sa inyo yung mga sinabi niya. Highlights lang po ito, hindi ito yung buong video. So kung gusto niyo po mapanood ang buong video, pwede niyo puntahan sa platform niya. Pero ito lang po yung mga talagang importante at highlights na tumanim sa isip ko ng mga pinagsasabi niya kay Sasroganda Sasot, no? Medyo matindi po yung sinabi niya sa bandang huli at talagang para sa akin sarcastic na may pang-iinsulto yon. So pakinggan po natin at ating pong bigyan ng reaksyon. Ito na po. Ikaw Sas, nung panahon na napapakinabangan mo pa ako at nautangan mo pa ako ng 100,000, walang issue sa'yo na may pera ako. Pero noong naghiwalay na tayo ng landas, o siguro hindi man ako napapakinabangan, biglang nag-i-issue na. Eh bakit ganun? Eh, isang taon ka na na ano, daldal ng daldal tukol sa akin. May inilabas ka bang pruweba? May inilabas ka bang ebidensya? Wala. Oh, sabi mo nung araw nung may issue ka sa Maastricht, sabi mo pinag-iinitan ka ng akbayan. Ako naman bilang kaibigan, dinaniwala na lang ako, kasalanan ko din 'yun. Pero wala ka nang binigay sa akin ebidensya noon. O tapos ngayon, naban ka ng less than 24 hours. Ang akusasyon mo naman, pinagtulungan ka namin ni Mel. Wala ka rin naman binigay ng ebidensya. O sabi mo, nagnakaw ako ng pera ng bayan. Wala rin ebidensya. Ano to, ngangaw na lang nangangaw? Alam mo, Sas, totohanan lang. Matagal ko na napapansin yung red flag. Ang problema ang problema kasi sa iyo Sas, pag ikaw ay nakukumpronta na, pag ikaw ay nalalagay sa alanganing sitwasyon, nagme-mental at saka emotional breakdown ka agad. Matagal ko na napansin 'yan. Tapos, 'di ba nag-ano ka? 'Di ba nag-fundraising ka pa nung ano para idemanda si Jover Laurio? Nag-raise ka pa ng halos 1,000,000. Tapos unang hearing inatras mo yung kaso. Ay sabi ko, may problema to. Tapos, sa taas ng pinag-aralan mo, palengke ka pa din. Para kang palengkera pa din. Isipin mo, ang branding mo, Diyos ko, tandaan ko pa ngayon, ang branding mo, International Relations Scholar. Kailan ka pag-graduate ng master's mo? 2018? Meron ka na bang peer-reviewed na publication? Paano ka naging scholar? Wala kang publication. Matapos ng thesis mo. Ano ba to? Girl, alam mo, kailangan mo magpatingin sa doktor. Sas. Ano, you need professional help. Hindi ko alam kung ano yan. Kung ano ba, paranoid schizophrenia na prone to delusions? O bipolar ka ba? Ano ba? Bakla, kailangan mo magpatingin. Hindi ako galit. Kasi ano eh, nakamove on ako eh. Nag-aalala ako para sa'yo. Sa, alam mo, alang-alang sa pinagsamahan natin. Magpatingin ka, bakla. Magpatingin ka. Kasi ano, malala na yan. Magpatingin ka sa doktor, sa ano. Ano ba, psychologist ba, psychiatrist? Hindi ko alam yung pinagkaiba ng dalawa na yun. Basta ano sa dalawa? Ganun. Patingin ka doon. Lalo na, at ikaw mismo, nagsasabi publicly na i-transit the family. Na merong, na yung, di ba, na asylum yung isang kapatid mo kamo, sinabi mo publicly. So yun, no, napakinggan po natin. Dalawang bagay lang ang gusto kong bigyan ng reaksyon. Grabe, ang dami pa lang. May mga ganun pala, no? So may mga baon din si Thinking Pinoy laban kay Sasroganda Sasot. Para sa akin, for sure, pag napanood to ni Sas, eh talagang for sure, bubwelta rin dito si Sasroganda Sasot sa mga sinabi ni RJ Nieto. Nakapagtaka lang na sa dami-dami ng sinabi ni Sas, no? Sa hinaba-haba ng panahon, eh bakit ngayon lang bumwelta si RJ Nieto kung kailan nawalan ng platform si Sas, no? So, para naisip ko tuloy, bumibwelta ba siya, nagsasalita ba siya dahil alam niya na hindi makakabawi si Sas dahil napilayan si Sas, nawala ng platform, ano. Pero yung bandang huli na sinasabi ni RJ, no, na magpatingin sa professional, kung daw ako nagkakamali, nabanggit niya psychiatrist and psychologist, no, para sa akin, yung po ay sarcastic, eh, no. Pasensya na, pero yung po yung dating sa akin, sarcastic na may temang pang-iinsulto. Matalino naman si Sas eh. I'm sure mararamdaman niya kung sarcastic or sincere yung payo ni RJ Nieto sa kanya or ni Thinking Pinoy, mararamdaman niya kung sincere yung
concern, kaya nagpayo si Thinking Pinoy sa kanya na magpatingin siya sa psychiatrist or sa psychologist, no? Pero para po sa akin, yung po ay sarcastic at may halong pang-insulto, no? Aari din namang mali ako, maaari namang sincere si RJ, no? Pero yun naman po ang aking opinion lamang at reaction. Kayo, ano masasabi nyo sa mga sinawalat ni RJ Nieto, sa mga sinabi niya? Abangan po natin ang buwelta dyan ni Sas, no? Talagang lumalala ang away ng unity. Unity na tila magpapabagsak sa Pilipinas dahil yung bangayan nilang yan, bangayan ng mga sinuportahan nila, yung banggaan ng mga pinuno na sinuportahan nila na sabi nila yung nagkakaisa, ngayon ay watak-watak at nagbabanggaan, maaari pong magresulta yan sa pagbagsak ng bansa natin. Ang isang gobyerno na hindi nagkakaisa, hindi nagtutulungan at naghihilahan pababa, ang magsasuffer po ang mga mamamayan. So, kaya talagang sayang talaga, no? Kung sana tayo yung nanalo, eh di sana siguro walang ganito. So, ano pong masasabi nyo sa ibinahagi ko sa inyo? Lagi nyo lang po sa comment section below at huwag nyo kalimutang i-like ang video at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po!